Maliit lang na bagay, Mr. Chairman. Just would like to advise yung mga opisyalis na andito ngayon, kayo nasa taas, tingnan nyo rin yung mga welfare ng mga tao nyo sa baba. Eh, kawawa yung mga tao sa baba. Imbis gipitin ninyo sila, alagaan nyo sila. Eh, umaasa sila sa inyo eh. Kayo inaasahan nila, nagaganda yung buhay nila. Kaya huwag nyo gipitin. At kung sila nagkakamali, at gagawa nyo ng aksyon, normal naman yun. Aksyonan ninyo, pero again, respetuhin nyo yung kanilang rights. Huwag nyo silang gaya ng style na pag-ibistiga nyo, Mr. Tanod-Tanod, na aminin mo na. I don't think maganda po yun. Alam ko, hindi ka naman galing sa mayaman na pamilya. Pareho lang tayo mahirap. Yung mga empleyado niyan, mahirap din yan. Kaya bantayin mo rin na hindi sila masyadong naapakan yung kanilang karapatan. Alam mo, if you consider that employee as a suspect in whatever crime, you may say theft or estapa for abuse of confidence or whatever, pag kinukonsider mo siya na suspect, remember palagi, you have the right to remain silent. You have the right to have an attorney or counsel of your own choice. Everything you say might be taken against you in the court of law, will be used against you in the court of law. Dapat ganun palaging treatment mo sa suspect. Huwag yung pressure mo na, aminin mo na. Anong klaseng investigation yan? Hindi ka magka-come up ng magandang investigation dyan. Hindi honest to goodness na investigation yan. Dapat factual ka. Huwag yung may coercion. Huwag mo gamitan ng coercion. Tsaka yung sinasabi nyo na hindi pwede nyo malaman kasi kung yan, confidential. E paano maging confidential yan? Involving money yan eh. Tsaka involving future ng worker nyo yan. Paano nyo gawing confidential yan? Pangkahan. Kung ganong ninakaw mo, pakita mo ebidensya. Pakita yun na hindi sila pwede magtanong. Karapatan nila yan, malaman kung ano yung chinacharge against them. So, ganun lang po. Magmahalan tayo. Alagaan nyo yung inyong mga tao na sa baba ninyo. Kita ninyo yung kondisyon nila. Oh, nakaupo lang sa sahig. Yung CR, sira-sira. Maawa kayo sa mga ordinaryong tao. Hindi porke nasa taas na kayo, kalimutan na yung tao na sa baba. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Senator De La Rosa. So, sana makuha nyo lahat yung mga suggestion namin. Suggestion ni Senator Tulfo, suggestion ko, suggestion ni Senator De La Rosa on how to improve. Alright? So, sana maiwasan natin ang mga ganitong kaso, katulad yung mga kaso nila Ms. Regina, tsaka si Ms. Doyleen, tsaka si Ms. Erica. Sana maiwasan natin yung mga ganitong klaseng reklamo. Okay? So, we will go to the next topic, agenda. Doon sa, wala na nang kinalaman dito sa next agenda natin, yung Enterprise Productivity Act. Pwede na pong... May sasabihin na Mr. Chair, yes. Si Ma'am Regina. May gusto lang po sana ko linawin po sa NLRC po, tungkol po sana sa case po namin. Ma'am, good afternoon po. May kaso ka sa NLRC? Kami po. Nag-file kayo ng kaso? Bali, nung January... Ano status? May know the status of the case? Yes, good afternoon, Your Honor. We have already submitted our report on the status of the case filed by Lomerio and others. Your Honor, based on our report which we have submitted, tapos na po yung kanilang, hindi po nakarating ang representative ng Landmark during the preliminary conference or mediation hearing. So the labor arbiter directed the issuance of an alias summons, it appearing that the summons was not yet, or there is accept no return from the office of the Landmark. So hihintayin natin yung return ng summons from the Landmark, and it is scheduled for another conference, Your Honor, on February 7. February 7? Yes, Your Honor. All right.
both the cases? Yes. Bali, ma'am, tatanong ko lang po sana kung kami po ba talaga yung obligado po na gumastos po dun sa pagdadala po ng sulat, kasi hiningaan po nila kami ng pera nung magdadala daw po ng sulat sa mismong Landmark Nuvali po. E nung time na po yun na, ano, sabi po nung labor arbiter, kami daw po yung makipag-usap dun sa bailiff po na sinasabi. E sakto po nun, mga halos po kami, sabay-sabay po kami, wala po kami mga perang dala. Yung mga bag po namin, barya lang po yung laman. Ano po, hiningaan po nila kami ng pera. Kasi siya daw po yung magdadala po ng letter po kay Landmark Nuvali. Ah, gusto lang po namin malinawan po. Sino ang naghumingi ng pera? Yung bailiff po. Yung? Yung magdadala po ng sulat po sa Landmark Nuvali. Bali, yun po yung sabi po ng arbiter po namin. Nakausapin daw po namin yun. Ganun ba ang sistema na? Hindi. Okay. Sir, okay. Madam Chair, sandali, makasigit na lang, no? Bago sagutin lahat. Pasensya na, Commissioner, at dalawang Commissioner. Ito, medyo ilalabas ko na yung sama ko ng loob sa NLRC. Itong Sheriff Joseph Soriano, NLRC Region 4A, napaka-salbahe po nito. Same, sumbong, na pagagastusin pa po yung mga complainant. Sinasabi sa complainant, maghanap kayo ng asset ng inyong employer. Pumunta kayo sa LTO, pumunta kayo sa banko, sa halip na dapat trabaho niya yon. At ito pa po, sa kayo dyan sa NLRC, ilan na po ang kasong nahawakan ko na nang kamatay na po yung mga nanalo. Totoo to, Mr. Chair. Ilan na. At hindi pa rin nasisingil yung ipinanalo ng mga manggagawa na nanalo sa kaso. Para bang iniintay na isa-isa mamatay lahat hanggang sa mawala na lang. Please po, ayusin niyo po yung sistema dyan. Siguraduhin po ninyo na yung pong inyong mga sheriff ay well-screened din yung kanilang pagkatao, yung kanilang karakter, na hindi po sila mga balasubas at hindi po sila mga corrupt. Kasi po, pinag-uusapan natin dito yung mga manggagawa na kinawawa, kaya po silang sumbong sa inyo, and then pagdating sa inyo, kakawawain na naman for the second time ng mga sheriff po ninyo. Di po ba? Kilala mo ba itong, Commissioner, kilala niyo ba itong sheriff ng NLRC Region 4A, Joseph Soriano? Hindi ko po siya personal na kilala, pero nangangako po kami na aalamin po natin kung ano ang nangyari dyan. At walang karapatan humingi ng pera ito sa mga complainants. Hindi po, hindi ko pa huyan nadinig sa amin, dahil yan po ay sa Region 4, sa Laguna. Sino commissioner na mahawak sa Region 4? Ang commissioner po, like kami po, Luzon commissioners po kami. Alright. Kami po ang lahat na may hawak, pero pagdating po sa regional arbitration branches, mga ELA po nila, executive labor arbiters. Kasi sa mga regional arbitration branches po, nandun po ang mga labor arbiters at ang mga executive labor arbiters. Mm-hmm. Doon po sa concern po ni Senator Tulfo, nais ko po sanang ipabatid na sa ngayon po nag-conduct na po kami ng inventory ng mga, yun nga po, mga writs of execution which remain unsatisfied. Dati po kasi, it is under the labor arbiter, sila po yung nagmo-monitor ng kanilang writs of execution. Yun nga, acting on the on several concerns nga po tungkol dito sa writs of execution, nagkaroon na po kami ngayon ng inventory. Isa-isa na po naming hinahanap kung ano po ang mga writs of execution that remain unsatisfied. And pursuant to that also, we are undertaking that kung sino man po ang sheriff who can be found liable, kung bakit hindi ito na-implement, we will be taking the necessary action po. Okay, Mr. Chair, napakaganda yung kanyang suggestion. Yun po talaga ang problema ko eh. Yung bang sheriff na hindi ginagawa ang trabaho nila at yung trabaho nila ipinapasa doon sa mga complainant na nanalo na. Tulad yan, pag pamasahe, gastos and all, dapat trabaho nila, may budget sila para dyan. Ang masaklap pa, pinagagalitan pa yung mga complainant. Marunong pa kayo sa amin, sige, kayo na lang maging sheriff. May mga ganun pa mga pananalita. Diba? Ma'am, siguro it's about time na i-screen niyo po isa-isa lahat ng inyong sheriff. Tingnan niyo po kung talagang capable sila na maging sheriff. Kung meron dyan na mabait na ma'am, kaya lang kulang sa kalaman, isalang po sila sa retraining program. Yes, actually, Your Honor, we are already considering the conduct of a capability building seminar for our sheriffs. How many unfilled
positions do you have right now? Kasi sabi niyo, may mga bakanting position po hindi na-fill dahil hindi qualified. But meron po ako natatanggap na balita na kinukontra po inyong statement. Kasi nga po, hinihintay pa po mag-graduate ang mga kamag-anak na mga matataas na opisyal ninyo. Ma'am, I have seen some documents in place that were forwarded to the Civil Service Commission. I've seen that, so please, wag ho kayong iiling. Kasi po itong sinasabi ko, documented po ito. Isumiti po sa civil service. Na maraming unfilled position yan sa DepEd na hindi po na-fill mga teachers sapagkat si superintendent, si principal, iniintay pa po yung kanilang mga mag-anak, anak nilang, ng kanilang mga kumari, na mag-graduate. And that's a reality. You cannot deny that. Ito nga, Mr. Chair, para sa akin. Make it simple. Happy teachers means happy students. Problematic teachers equals to problematic students. Isa pa po sa nakadagdag sa mental health problem ng mga estudyante, kasi po yung mga teachers are overwhelmed. Sometimes they are obliged to teach na subjects that are not their specialty because they were put there. And then, isa pa po, Mr. Chair, hindi na tatanggap yung kanilang MOOE. Pagod na nga sila, problemado, and maliit ang sweldo, and then yung MOE na siya dapat magpapatakbo ng eskwelahan, hindi po na ibibigay. Anong ginagawa ng teachers? Napipilitan sa mga estudyante. Nagkakaroon po dyan ng mga natawag na illegal contributions. Ito mga estudyante, na-stress. Dahil napipilitan silang magremedyo para punuan po yung requirements sa contributions. Bayad sa janitor, bayad sa security guard, pambayad sa mga improvements sa school grounds, chalk, even erasers, even yung tinatawag na floor wax. Kinakarga po sa mga estudyante sapagkat hindi po natatanggap yung MOA ng mga teachers. So pag na-stress yung teachers, na-stress yung mga estudyante. Yun lang po yun, Mr. Chair. Ayusin po natin yung sistema. Let's treat our teachers well and so that these teachers will treat their students well. Kailangan po talaga baguhin natin sistema. And pasensya na DepEd. Matagal ko na po ito. Ito ang pagkakataon ko siguro mailabas ko. Matindi po ang korupsyon sa DepEd. And you know that. Siguro po ginagawa niya ng paraan. In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. Ito po nagpatigil yan. Forgot yung pangalan na itong DepEd Secretary, yung